Hi everyone, so nandito na naman po tayo, another vlog, huwag na natin patagalin pa. So again, this vlog has been sponsored by Cafe Nogi. Try nyo yun guys, masarap po yun. Cafe Nogi is a coffee, a drip coffee, so you can try it, order it from Facebook or Instagram or kung saan nyo man mahanap yun, bahala kayo, okay, basta try nyo yun. Okay, so this time we are going to have a restoration, so makikita po natin, this has been given to me, this has been donated to me by one of the donors, syempre, di ba? This has been donated by Sir, nakalimutan ko yung pangalan mo Sir, I'm so sorry, but shout out ka na lang, comment below kung sino ka man. Thank you so much for this. So, yan, sobrang dumi po, maraming putik, I don't know, sabi nila, baka na bahaan daw to or whatever, basta nasa putikan. I'm going to check if everything is working out. So the first thing that I need to do is to unscrew everything else, okay? So ini-unscrew po natin. And be sure to wear gloves, especially marupi pa po siya. Hindi natin alam kung ano yung mga nandyan. Baka may mga sharp nails, pwedeng matusok po yung ating kamay. Later on, pwedeng hindi na tayo mag-gloves once malinis na po siya, okay? So there, what I did is I tried to remove all the parts. So again, this has been sponsored by Cafe Nogi. So yun. Isang bag lang po yung binigay niya sa akin. Ilang beses ko na siya minention. Sana naman, madagdagan niya dahil ubus pa ubus na. Okay, so yun. Diretso na po tayo. Again, also shout out to indoor-outdoor. Okay, indoor-outdoor clothing. Cool po yun. The best po yun. Sir John, thank you so much. He's one of my supporters here. Okay, so yun. I was able to unscrew everything else. So, na-unscrew na po lahat. Mapapansin po natin na tanggal na. So, in here, let us remove the housing for the headphone. It's like the foam, okay? Hindi ko alam kung foam ba yung tawag doon. Basta tinanggal ko lang po siya. Since this one is irrescuable na po, hindi na po siya kaya ayusin. So what I did is I tried to remove it from its base. Actually, nasira pa nga yung base. Nagka-crack na po siya. But we don't need to worry since na-publish ko nga itong vlog na ito. Ibig sabihin, naayos ko yun, okay? So, wag po muna tayo mag-fast forward. Sayang po yung ads na kikitain ko dito. Maawa po kayo. Hira po yung buhay ngayon. Yun. So, tinanggal ko rin po yung kabilang part. Yan. As you can see, matagal po po yan. So, shout out na naman po tayo sa mga students ko from FEU, STI, and IRIS. Okay. So, sa IRIS, ang daming nagka-copy-paste dyan ng estudyante ko. Well, okay lang yan. Kasi skills naman yan ng IT. So, shout out to you guys. Finals na po natin there. So, continue na naman po tayo. Medyo matagal po yan. Naka-timelapse na po yan. Pero, natagalan po ako. It's because of the pressure. Nabi-pressure po ako dahil ang daming nanonood. There, kayo po yun. Mga apat po yata kayo ngayon. So, as you can see, chip na po yung ating foam. So, sirang-sira na po yung foam natin. So, na-remove po na rin po siya. Same thing with, of course, yun nga, yung support. Hindi ko alam kasi yung mga terms dito. Basta ginawa ko lang ito kasi vlogger nga tayo, magaling tayo, di ba? Again, I am not an electrician, I'm just an ordinary vlogger. So kung meron pong mali sa ginawa ko, wala na po akong pakialam doon. Okay, so continue po tayo. So next is, I tried to measure this one. So i-measure po natin, it's around 10 centimeters or 110 millimeters, something like that, roughly estimate, okay? So yun po yung tinignan ko dito. So para, if ever I'm going to search it in an online shop, madali ko lang po siyang mahanap if ever I'm going to purchase it. Good thing I was able to purchase it from a particular shop here in the Philippines. It cost around 230 pesos. So the next thing that I did in here is I removed all the wiring. So as you can see, napaka-pro po ng hawak ko ng soldering iron dyan. So yun, tagal diba? Sobrang pro po yan. Ganyan po talaga pag mga electrician. Sobrang pro. So sa mga bashers dyan, hi sa inyo. Yan. So medyo matagal po siyang matanggal kasi hindi pa pala mainit. Dinikit ko na, di ba? Ang galing. So atat na atat po tayo matanggal yung ating mga wires. So mapapansin po natin, sobrang tagal na ubusan na po kung masasabihin. So again, shout out to all those kids who are watching right now. Again, happy birthday to Christine, to Micah Burlasa, of course, and who else? Sino pa ba yung nagbi-birthday? Mga parating na magbi-birthday pa, so happy birthday to all of you. Okay, to Ira, happy birthday. Sino pa ba? Wala na yata. Okay, so yun, na-unscrew na po natin sa wakas. So we are going to remove all the unscrewable stuff in here. So mapapansin po natin yung ano po, yung screw
Tapos medyo matagal na. So yun, bumilog po siya nung tinanggal ko. Kaya ang ginawa ko, I use a different screw, yung medyo sharp po yung edge para matanggal na po natin. So since hindi na po siya nare-rescue, I don't know kung magagawa ko po siya na ibalik ulit. But I tried my best, okay? I'm going to try my best again. There, so unscrew na po natin yung isa. Same thing on the other one, i-unscrew naman po natin. Oh, shout out nga pala kay Mark Andrew Villaflor. Yun, he's an aspiring bartender. So, check niyo po yung kanyang, ewan ko, nag-glump na ba siya? Basta, crazy bartender, something like that. Okay, so try niyo po, check niyo po yun. House of Silk, check nyo rin po yun, babango ng una nila, hindi pala una, kundi yung Silk. Hindi ko na alam yung sasabihin ko. Yun, natapos din sa wakas, naubusan ako ng sasabihin. Ayun, so as you can see, medyo malinis na po. Yan, ang ginamit ko po dyan is yung professional na cleaner, Joy Antibac. Okay, so Joy Antibac po yung ginamit ko dito. So as you can see, napakalinis po. Binabad ko po siya and also, pwede na po tayong magkamay and we're good to go. And for this one, tinago ko rin po siya yung Audio Technica na emblem because I'm going to use a 800 grit for that one. So next is, I'm going to resolder it again. So mapapansin niyo po, okay naman po yung driver niya, hindi naman po sira. Actually yung isa, medyo naputol na yung wire. So what I did is, I tried to resolder it again para maging okay. So hindi na nasali sa video. There, ibabalik na lang po natin. Another trick pala guys, professional kasi, di ba? Sobrang professional. Ginawa ko, pinikturan ko po lahat. Okay, pinikturan ko po lahat ng naitanggal ko para hindi tayo mahirapan pag binalik na. Okay? Shout out 177 Shop. Sila po yung pinakamalaking shop ngayon sa Sampaloc. So, shout out to you guys. Medyo laki na po ng kita yata nila. Meron na silang mga 80 deliveries. Yung ang dami na po, 80. So, pagdami na po, 177. So, check it out on Shopee. Sino pa po ba? Ay, Dopest! Ayan! Si Ken Cole. So, nagpapagawa po siya ng website ngayon. Yun, si Ken Cole from Dopest PH. Shout out to you, boss. Sino pa ba? Ayan, wala na yata akong shout out. There, open po natin. So, what I did in this part, hindi na po siya pwedeng i-unscrew. So, ang ginawa ko na lang po, sinunog ko na lang po ng soldering iron yung gilid-gilid para matanggal yung mga plastic. I don't know, meron pa po kayong may advice doon kung ano yung pwedeng gawin, but then again, wala na po tayong oras kasi syempre, sayang din naman yung time. If ever I'm going to use WD-40 for this, so as much as possible, I am going to fix and restore this one in a very minimal cost. Okay, sa sobrang murang cost. So again, binigay lang po ito sa atin, wala po tayong ginastos, and I have seen online kung magkano po yung presyo nito, it's around 8,000 pesos, so medyo mahal po. So let's try if we can restore this one in good condition. There, so I'm going to remove all the other plastic as well on the other side kasi nga nabali na po siya, okay? Ano pa ba yung sasabihin ko? Naubusan po yata ako ng lawa na sasabihin ko ngayon. Okay, shout out din po sa... Sino pa ba siya shout out? Wala na yata ako masya-shout out again. Cafe Nogi, siya po yung nag-sponsor ng vlog na to. Hindi ko po ito matatapos kung hindi dahil sa kape niya. So, Cafe Nogi, try niyo po yun. The best po yun, pinaka-the best. Okay, sobrang the best. Okay, so Cafe Nogi. Kahit na walang kwenta yung may-ari mo, pero sarap yung kape. Pa-hayaan niya na, okay? There. Ayun, so as you can see in here, I am trying to burn it out again. So I'm trying to unscrew everything else. So mapapansin natin. Kung gusto niyo i-forward, kung naboboard na kayo, bahala kayo. Basta huwag niyo lang skip yung ads. Okay, although may skip niyo, okay lang. Nakikita rin naman po tayo doon, di ba? So okay lang. And also, kung meron po kayong mga electronic equipments na mga sirana or sa tingin niyo gumagana pa, pero buo pa ha, okay? Hindi yung powdered na talaga na parang na-snap na ni Thanos na wala na kayong nakikita. Huwag po ganun, okay? Pag meron po kayong makikita ganun, then please contact me, okay? Please contact me and I'm going to restore it. Of course, di ba? So, magiging akin na yun. Unless if you're going to pay me to restore it, then titingnan natin, okay? So yun. So as you can see, si sir nga pala na nagbigay nito, kung nakalimutan ko man yung name mo, I'm just going to place your name on the description of this video, okay? So I got this one from one of the groups. It's in Audiophile Philippines or something like
headphones and earphones enthusiast. Now for this one, meron pa akong another anong tawag nito? Liha or sandpaper na ginamit. Ang grip ko ng ginamit ko dito is 600. Yung para sa ano naman po, yung para sa skin, yung plastic skin, ang ginamit ko po is 800. Same thing with the emblem. Okay, so medyo pino. Now, what I did next is sealant. Okay, napakalaking tulong po ng sealant. Sinilant ko lang po yung gilid para dumikit and at the same time, ma-seal. So, a sealant is good for gluing and sealing. Now, this is the spray paint that I used. Do it matte black. I got that one from Ace Hardware. So there, mapapansin po natin na tuyo na po. After 6 hours ko po, tinanggal yung support for the sealant para kapit na kapit po siya. As you can see, so pro na po yung pagkakalagay ko ng sealant. Ang dami pong dumi sa gilid. Next is, I tried to cover all the areas that needs not to be painted or hindi dapat mapinturahan. Okay, so yan, medyo nalihaan na po siya lahat. And next thing is we are going to paint it. Open space po tayo. Literally open space po yan. So wala pong klase ngayon. Since naka-online class po, nasa isang open area po ng isang school. So bawal pong sabihin na sa irist yan. Okay, now, in here, I am trying to paint it lightly. Huwag po tayong maging aggressive kapag nagpipintura po tayo. Pag merong mga areas na hindi naman magpinturahan sa first na stroke, huwag nyo pong ulit-ulitin. It's because magkakaroon po siya ng drippings. So iwasan po natin. Okay, so as you can see in here, hindi po siya perfect there. Sa first paint, nasa medyo ilang half meter yata yung layo ng ano. Or hindi, 1/4 meter, something like that. There, so papatuyuin po natin siya ng 10 to 15 minutes, okay? 10 to 15 minutes, ba't ang galaw-galaw ko pag nagsasalita ako? Pwede nang kalang makakulang na ganyan, di ba? Yan, so masyado pong agresibo, kapinogi po yung daylan nito. Okay, now, there. So mapapansin po natin, that is the second coat already. So medyo black na po siya. And this one is the third coat. It's up to you if you're going to reach up to the fourth coat. So mapapansin po natin, meron pong drippings ng ating sealant. So it's easy to remove that one later on. Gagamitan ko lang po siya ng cutter and repaint again. Okay, or kung meron pang ibang way. Now in here is I tried to create a test gluing. Tinest ko po yung pag-glue. So apat lang po na areas yung nilagyan ko using 3M double-sided tape. So mapapansin po natin yung manipis na double-sided po yung ginamit ko, hindi makapal para hindi masyadong matangat. Now once sa tingin ninyo okay na, then pwede nyo na permanently glue po yan. For me, since itetest ko lang po siya just to make sure na tama yung ginawa natin. Okay, there. So yan, i-remove po natin siya isa-isa gamit yung ating kuko. Yan, napaka-pro, di ba? So, ganun lang po. Iduin nyo po muna ng maigi using your thumb. Then, afterwards, you can remove it like that. Okay? So, again, shout out to all those local online sellers out there. Indoor-outdoor clothing, Dopest PH, ano pa ba? Kung sino man kayo dyan. Yan. There. So, lightly, I pressed it. So, okay na po siya. Then, the next thing is yung ating head support cushion. Na wala akong makita niya sa internet. Kung meron mga na akong nakita, it's very expensive at ayoko pong mahal. So, what I did, I rescued the cloth and the casing and meron akong nakitang foam from an air conditioning unit. So, yun na lang po yung ginamit ko. Actually, kung makikita niyo po, marami naman po tayo makikita. Kung meron kayong Eurotech sa bahay, di, pasimplihan yun lang yung butot, di ba? So, there. So, ginawa ko is, I tried to make hulma on the sides. Mapapansin nyo po, hindi hulma ko po yan. And then, pag nahulma na po siya, cut nyo lang po gilid-gilid, accurately, precisely, and of course, professionally. Yun. So, professional na po yung pagka-cut natin. Same thing with the other side. So, mapapansin po natin, isang side lang po yung ginawa ko kasi yung una, hindi ko po na-video. Sinigurado ko po dahil baka pag nagpalpak, eh, hindi ako mapaya, di ba? So, ganyan lang yun. Now, there, I'm still trying to, there, use the casing as the marking. So, yun. Dapat pala binilisan ko pa ito, naubusan ko sa sasabihin ko. Yan. Okay. So, okay na po siya. There. Oh, nga pala. Shout out kay Boss Dave from Manak. Okay, so Manak is one of the best food stalls in
Taft Avenue, Manila. And also, of course, to Sir Mon of Pichos Bulalo and Map One's Resto Bar. There, so okay na po siya. Mm-hmm. So as you can see, napaka-pro coating na, di ba? So what I'm going to do is reattach this part. So actually, may sira po yung isang support dyan. So what I did is, I provided some sort of a way para ma-connect po siya. So gumamit po ako ng ang tawag doon. Zip tie yata yung tawag doon. Okay, basta ganun. There. Medyo natagalan po tayo kasi medyo matalino tayo sa logic. Tara po natin. So importante po guys, kung medyo tagilid po yung memory natin, sila yung lang po muna yung before and after. So as you can see, ayan. So ilalagay na lang po natin, gagamit ang mga mighty bat. Hindi, hindi ako gagamit yan. Masisira po yung ating material. Gagamit ako ng scotch tape, hindi. Or masking tape, hindi. But instead, babalik po tayo sa ating 3M. Okay? Yung 3M po natin na, ang tawag na? Basta 3M na double-sided tape. Ayan. Okay. So sa lahat ng mga nanonood po, and I'm sure merong iba sa inyo na nag-aabang nito, it's because during the time that I had acquired this one as the donation, meron pong nagsabi na magsusubscribe sila just because they want to see this, okay? So I hope na nabigo ko kayo. Ay, hindi ko kayo nabigo. Okay, so yun na. Again, I am not a professional restorer. I am not a professional electrician. Kaya kung magbibida-bida kayo dyan, magbabash kayo, okay lang. Walang problema yun dyan tayo kita. So, this is the first time that I have restored something. Well, actually, this is my second time. Yung first po is repainting an old electric fan. Check it out on one of my videos. There, so didikit na po natin. There you go. So, it's done. So, as you can see, we were able to restore an old, okay, or not an old, a damaged, totally damaged headphone. ATH AD700. So, as you can see, yan ang lalong pumogi nung ako na yung gumamit. Mapapansin nyo po, napaka di ba? Masasabi nyo, papakita ko ng dimples, so, di ba? Well, after, so mapapansin po natin yung before and after. So before po, puro puputi, puro basura, puro whatever. And as you can see, ang pogi-pogi ko na po dyan. So, subscribe for more. So, bye.